Yun, magandang umaga mga ka-idol. So, bali, ngayong umaga, magpapalit tayo ng bagong gulong. Yun. So, bali ito, spare kasi ito ng crane namin, yung dalawang crane. Ito sa kabilang crane, at saka ito sa kabilang crane din to na 50 tons. So, bali ito ang mga spare nila. So, bali ito, sirang-sira na. No, wala nang spike na nga, yung isa nabibiyak na. So, bali ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-step by step magpagtanggal nito at magiging safety kayo. At kung ano-anong pamaraan na pagtanggal nito kahit man lang na ganito lang yung tools na gagamitin nyo. O alam natin na hindi ito pang ano, pang vulcanizer kasi hindi naman tayo vulcanizer. Ito lang yung talagang pangsikwat ko sa mga kung mga meron akong sisikwatin. Ito lang yung gagamitin ko rito for pagtanggal lang yung lang ng lock nung sa gilid. So, bali, ito lang yung mga kailangan kong tools maliban sa hangin, compressor. Kaya ito, importante ito para magtanggal sa piston. Yung ito, yung pito na piston. Yan. So, bali, ito naman. Ang sa ito namang gulong mga ka-idol, meron din na ito rin dapat natin tatandaan. Pagtanggap, once na tayo magkakabit ng gulong, babasahin natin yung safety warning niya para alam natin kung ilan yung ilalagay nating hangin sa loob ng gulong, mapabago man or mapaluma. Pero kung bago naman, dito tayo magbabase sa bago. Kaso nga lang nakaano, tutumba ko to. So ito mga ka-idol, dito tayo magbabase. Ang standard na ng gulong niya sa loob, pag maglalagay kinang hangin, ang standard niya na sa ng hangin sa loob ay 130 PSI. So malamig. So bali ito, lalagyan ko lang nito ng 100 PSI para hindi naman gaanong malambot o hindi rin magaanong matigas. Ito standard niya talaga to 130. Pero ito sa akin, lalagyan ko lang siya ng 100 para hindi siya ganong matigas, hindi rin ganong malambot. So, ayun lang mga ka-idol. So, bali ito, dapat kung bago tayo magkakabit ng gulong, babasahin natin itong mga dapat nila. Ito kasi ang sink, yung mga kailangan nating babasahin para hindi for safety din natin. At hindi rin tayo na meron din kasing iba siguro nakikita nyo rin sa YouTube, hindi ba na maraming napuputukan, maraming na napuputulan ng kamay dahil nga din sa hindi nila kabisado o hindi nila binabasa ang standard ng pressure o nilalagay ng hangin sa loob ng gulong. Yung minsan nga yung iba napapabayaan, nasusubrahan, pagbalik nila tama-tama yung pag-angat na, yun, putok. Tsaka wala rin sa safety. Hindi rin nilalagay nila ng safety yung sarili nila, yung paglagay ng ano, yung hub. Kasi ito kasi mga ka-idol, pag hindi mo siya, tataob ko nga muna. Kasi ito mga ka-idol, kahit nakalakban yan, kapag nasusubrahan mo yan sa karga ng hangin, lalabas at lalabas to dahil nga sa sobrang pressure ng hangin. Sobra na sa PSI. Kaya hindi na siya, lampas na siya sa standard na 130 PSI. Yun. Pag angat, biglang puputok dahil nga sa susubraan nga, saka kulang din sa safety. Ito nga talaga sa totoo, kung malaking vulcanizer ang napupuntahan mo, nilalagay nila yan sa box. Nilalagay yung parang bang sobrang laki ng tubo na bakal na nakatayo, tapos ilalagay nila yung gulong doon pagkatapos doon sila maghangin. Sa ito naman sa pamaraan natin, ang ginagawa ko, nilalagyan ko lang ng tubo, ay hindi tubo, yung parang ganito para makail ang ganyan para maging safety ka yan. Pero ipapasok mo to, ha, papasok mo to. Yan. Sample lang to, halimbawa. Ganyan. Para kung in case man na puputok siya,
ang itong ring na to, hindi siya lilipad. Kundi, bago siya pang makalipad, matatamaan niya pa muna itong bakal na to at mag-steady, mag-stack up siya dyan. At hindi siya kusang lilipad. So, maiwas-iwasan mo yun ng hindi ka gaano masasaktan or ma-injury. Kasi itong mga idol, pag ito ang lumipad, nako, grabe. Biyahing langit ka na dun. Sigurado yun. Kasi meron din akong kasamahan dati nung sa Tabuk, nung una ko pang abroad, ng ibang lahi. Sa ganito din yung rim na yun, tin wall. Ang kaso, nasubrahan, yung napabayaan niya, tapos pagbalik niya, umupo. Umupo siya sa gulong. Dalawa sila nun eh. Umupo, nakipag-usap. Hindi nila na nasubaybayan kung ilang pressure na yung hangin. Eh, nung pagka siguro, nasusubra na lampas na siya sa PCI na 130 PCI, na imbis na 100 PCI lang dapat ang kailangan, lumampas, ayun, pumutok. Anong nangyari? Yung isa, putol yung hita, at saka yung namang isa, dead on the spot. Kasi lumipad eh. Ha, sobrang layo ng nilipad dahil nga, para itong napakatindi nito. Sobrang lakas nito pag maano, pag yung pag sumabog ito, pag nakakamali kayo ng pag-install or pag kalagay nito, nako, delikado ito mga ka-idol. So, bali, ito, yun lang mga ka-idol. So, bali ito, susubaybayan nyo lang kung paano ko ito gagawin, kahit man lang ganito yung tools na gagamitin ko. So, ayun lang mga ka-idol. So, bali, ingat-ingat na lang tayo sa mga kanya-kanya natin trabaho. So, bali, ingat na lang kayo at maraming salamat sa pagpapanood. So, God bless.
So ayun na mga ka-idol. So bali natapos ko na rin, nailagay ko na rin. So ito mga ka-idol, ibibigay ko ng idea. Bago mo to ipasok, itong interior na to, inner interior, linisin muna o kapain mo muna yung sa loob. Kung meron bang halibaba o meron bang mga matutulis na bagay tulad ng mga bato, para kung in case na maglagay kayo nito, hindi siya hindi kayo magtataka na bakit naman bago naman lahat tapos bakit naging nabutas o naging pancer. Hindi natin alam, meron palang nakasuksok ng mga matutulis na bagay tulad ng mga bato. Kalaunan, pag magta-travel na yung gulong, magkakukos na ng pagbubutas ng interior natin. Ito. So bali ito mga ka-idol, bago natin ikabit itong interior, i-make sure muna natin, linisan at check up yung lahat. Pagkatapos, pagkalagay nito, lagay mo sa loob, lagyan mo ng kahit kunting hangin lang para maibuka ito. Kasi yung bago kasi naka-press kasi nakatali yan ng parang plastic na yung parang sako. Kaya nakaganyan. Para maipasok mo to. Para maipasok mo tong, hindi ko lang alam kung anong tawag rito sa kanila. Pero para pang support lang to eh. So para maipasok mo to kasi pag ganyan na clearance mahihirapan ka nito kasi hindi mo basta-basta mababulok to. Kaya travel ito matigas to. So bali ito, nakita nyo naman yung ginawa ko doon sa kabila, nilagyan ko muna ng hangin para makaangat para maipasok ko to. So mga ka-idol, so ito yung mga ka-idol. So bali ito, tapos na lahat. Ito naman ka-idol, wala namang problema kung nakataas o nakabaluktot o nakailalim. Kasi ito na portion, kung bakit ko siya ginanito, dahil nasa harapan to eh. Para kung in case na magkarga ng hangin yung driver, andito na nakalabas, hindi na nandun sa loob. Yun. Nagdepende kasi sa position ng gulong mo mga ka-idol. Kung doon na naman sa labas, kung sa double tire yung gulong mo, ang ginagawa ng iba, binabaliktad ito doon sa pababa, palabas. Para paglagay doon sa gulong, sa likuran, nakataob ito. Tapos ito ang nasa loob, pero ito nasa labas. Para kung in case na maghangin yung driver, hindi siya mahirapan. At saka ito rin tatanda natin ka-idol, kapag maglalagay tayo ng lock, dapat naka 90 degree siya. Yun, yung hiwa na yun, yung half moon. Yan, dapat nakatapat. Hindi pwede na naka andito yung pampito pang karga ng hangin, naka dito yung lock na yan. Yan ang isang cause na mag lilipad siya kasi nga hindi siya naka-align. So ayun lang mga ka-idol, sana mayroon ako naibigay sa inyo ng kunting idea o pamaraan na safety tayo. At saka kahit naka-align tayo mga ka-idol, sisiguraduhin din natin yung safety natin. Lagyan natin ng kung anong bagay na matigas na pambara rito.
para kung in case man na aangat siya or tataob siya, hindi siya basta-basta lilipad sa mukha mo o sa kamay mo. Dahil nga meron kang nakaalalay o nakabara na bakal para hindi siya makawala. Ito for safety lang to, Kaidol. Hindi man ako vulcanizer o hindi ako nagmamamgaling sa inyo. Ako, pero ito, nagbibigay lang ako ng safety idea. Ito naman kasi, ito ang pamamaraan ko, pero may kanya-kanya naman tayong pamamaraan. Pero sana ito, may maitulong ako na mahalaga or may nakuha kayo na idea kung paano ang pag-seating or pag-install nitong sa gulong nito. So, ayun lang mga kaidor. Maraming salamat. God bless. Ingat kayo palagi.